We have 7 ways of propagating plants at ituturo ko sa inyo ang 7 paraan paano magparami ng halaman na tinatawag natin na propagation. At kung gusto nung malaman, just keep on watching. Hello mga ka-jungle! Welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. And if you are new here, kung bago ka lang sa aking munting channel, huwag kakalimutan mag-subscribe and click the notification bell below to update my new videos here in Mark of the Jungle Plants. So in this episode, I want to share 7 ways, easy ways to propagate plants. As you can see mga ka-jungle, tinipon ko sila dito sa aking table kasi gusto kong i-share sa inyo ang 7 steps or 7 na process paano sila paramihin or i-propagate. So the first one or ang pinakaunang propagation ay yung soil propagation. So as you can see, we have here the pothos. And I have my soil here. So, itabi lang muna natin ito. So, this is my pothos, a golden pothos. One way to propagate plants is soil propagation, direct to soil. So, gagawin nyo dito is you have the pot and also a, syempre, soil. Kasi direct to soil tayo. So, all you have to do is you will cut the portion of the plants to propagate your plants. And this is how we cut the plants. So, nag-English tayo kasi meron tayong mga viewers from coming from other countries. So, bear with me, mga ka-jungle. Mag-English na lang tayo or magta-Tagalog, ita-translate ko na because it's not easy to put subtitle and it's very, matagal talaga ang pag-edit. So, yung pag-propagate natin ng pothos for the soil propagation is you will see mga ka-jungle, ang pothos natin ay medyo hindi naman siya sobrang lush but syempre it's a vine na plants, so dadami talaga. What you have to do is cut the node if you want to direct a soil propagation. So as you can see mga ka-jungle, kinat ko yung pothos ko. This is how you propagate this. Very easy lang kasi ilalagay nyo lang sa soil. Siguro 50% na mabubuhay ang halaman nyo if direct to soil yung lalagay nyo. So, lalagay natin dito. So, advantages of propagating plants is you can do as a business. Pwede kayong mag-business, magparami ng halaman, or pwede kayong magbigay sa inyong mga friend. Ito lang yung plants nyo. Like for example, yung mga rare plants, tapos may hihingi, tapos hindi nyo alam, magka-cut. So, one way is that propagate na lang kayo para hindi mauubos yung rare plants na mother plant nyo. So, yan, advantages yung ating pag-propagate. So, that's it, how to propagate the pothos plant. So, this is how we propagate soil propagation in the process of soil propagation. As you can see, mga ka-jungle, hindi ko siya didiligan kaagad. Didiligan ko na siya bukas because medyo moist yung soil na nilagay ko. So, kung itatanong nyo sa akin kung anong soil na ginamit ko dito, 50% vermicast and 50% loam soil, which have a rice hull and what else of this? A carbonized rice hull, and also you can put an eggshell of this. So this is the soil propagation. So the next one, paano sila i-propagate? Using seedlings. So ito yung example na from seedlings ko na propagate. This one. This is eyebush. Kung makikita nyo, this is an outdoor plant. And from seedlings talaga siya. Kasi as you can see, hindi siya kinat. And sobrang tagal tong tumubo. When it comes to seedlings, you need to be patient kay siya. Kasi matagal talaga yung seedlings na pagparami.
Like for example, if you have this plant na, eyebrush plant na, matagal talagang ganito kasi medyo, ano siya, medyo type of a tree or something like that. Yung flower niya kasi dun siya nagsiseed. Dun siya nagpaparami. So, nahuhulog yung seeds niya. So, dun tumutubo ang mga bagong plants. So, seedlings is very slow grower. So, yan. Magwi-wait ka talaga. Hintay-hintay naman tayo dyan. So, ang susunod naman natin na way how to propagate plants is the watering propagation or the water propagation. So, this is the Monstera Adansonii. So, I don't know how the perfect pronunciation of this plant, but anyway, this plant is very beautiful because it has a hole on the leaves on it. So, very ano siya, uncommon plant. Sabi nga ng kaibigan ko, anong nangyari sa plants mo? Kinain ng mga peste. Oh, I said no, this plant is normal at ganun talaga yung. So sabi niya, "Wow, it's very nice and parang ngayon lang siya nakakita ng ganitong plants." Anyway, punta na tayo sa water propagation sa ating Adansonii na plant. We'll use the scissor at make sure your scissor is very clean or sanitized. And then ikakat natin dito sa portion ng my node. So this is how we cut this plant. So this is a Monstera Adansonii from cuttings. So at yung Adansonii natin, yung mga vines ay ito. I will tell you. Ang mga vines na like Adansonii, Syngonium, or Pothos, siya yung, or Philodendron, siya yung nagtatrive sa water propagation. Katulad ng Calathea or Crotons, yung mga ganyang plants, hindi sila nagtatrive sa water propagation kasi mas gusto nila yung dividing na process. So, all you have to do is just put in a water at yung water dapat is not a like mineral water. Yung dapat yung galing sa puso or sa balon na natural water lang. Like this. So, lalagay natin na yung ating Monstera Adansonii. So, this is how we propagate. Just put in the water lang. And always change this water every day. Kasi pag hindi mo pinapalitan yung water, hindi siya mabubuhay. Kasi gusto nila yung always sila, always fresh water yung nakukuha nila. Ang problema lang dito sa water propagation is yung lamok at saka syempre always mo papalitan yung water. So, tututukan mo yung pag-aalaga nito sa water propagation. So, that's it for our water propagation and let's proceed to another way of how to propagate. So, the next one is dividing propagation. So, this one, this process is like this. For example, my Syngonium and then you can like this. For example, yan, dividing lang. You can divide this plant into two. Para dalawa na yung ano mo. Wait. Paano ba? So, ayan. I-divide mo na to. Dahan-dahan lang sa pag-divide. Like this. O, dalawa na sila. Pwede din tatlo. Of the technique sa mga plant shop dahil ano sila? Nagpaparami sila ng halaman para mabenta. So, one way is dividing. So, very easy lang kasi adaptable naman yung mga dividing plants kasi meron naman sila kaagad. What is this called? Meron naman sila agad roots. So, ito, pwede naman tong i-trim na lang. This is called, pag titrim nyo, pag over root bound na siya, ang tawag dito is rejuvenating. It's my word. So, ayan. Para hindi masyado madami yung ugat. So, this process is dividing propagation, which is
dinivide ko yung isang plants into two. And this is, pwede na kayong magbinta ng isa, tapos yung isa pwede mo ilagay sa, as a mother plant. So this is it. This is a syngonium. So the next one is the leaf propagation. This one is very easy for me. Sa ibang plantito, mas na just like a 40% or 20% lang daw nabubuhay dito ang halaman. But the nature is not gonna lie kasi nature is adaptable. So this one is a begonia and thrive sila kahit matanggal yung dahon nila tapos ipropropagate mo sa soil, into soil. So leaf propagation pwede dito sa begonia dahil na-try ko na ito. And this one is from the leaf propagation and I'm so very amazed. If naman yung soil, same soil pa rin, gamit ang dahon, pwede na tayong magpropagate. So we'll cut the leaves here. Dito tayo kukuha sa medyo sa may gitna. Basta dito tayo kukuha. So you can put this like this. So tatlo yung kinuha ko sa begonia leaves dito. So all you have to do is put here in the pot. And ilalagay nyo lang dito. And kaunting spray, okay na. Huwag nyo yung masyadong diligan kasi mga bagong tanim ay hindi nila need ng over water kasi baka mabulok yung ano stem kaagad. So one thing that you need to do is never, never overwater the new propagation. This is the leaf propagation and it has a 40% na pwede siyang mabuhay dito. So the next one is the ICU propagation. Yung ICU propagation naman, like for example, I have here my picara. So, ang gagawin nyo dito is kukuha kayo ng cellophane or this is sandobag or ano bang tawag dun sa inyo. This is plastic. Like, put in a plastic. So, for example, may bago kayong tanim na picara plant. And then, this one is from us, ICU propagation. And look at that. Look at this plant. Oh. Diba? Nabuhay siya. And 50%. 50% nabubuhay talaga ang ICU propagation kapag mga ganitong. Kasi yung mga ganitong plants na picara, alam nyo mga ka-jungle, mahirap itanim, mahirap magpatubo. Cardenshop lang sila papatubong ganito kasi nagpaparami sila. Medyo may kamahalan kasi ito kasi ninalaga ito sa garden, sa landscaping. So, I'm so very happy na nakapatubo ako and I will do a separate video of how they propagate this plant. So, pero ngayon, it's a process. I see you process. So this is how it puts. Kapag tinanim nyo, bagong tanim na ganito, just spray and also put this ICU. This is called ICU. So igaganon nyo lang mga ka-jungle at tutubo na ito after 1 month or ilang weeks. Makikita nyo yung resulta, hindi pa malalagas yung mga dahon nila. I think 50% din. Tutubo ang halaman nyo. So, this is our ICU propagation. Kung tatanong nyo sa akin if tatanggalin ba yung sandobag or something like this sa pagdidilig, hindi po siya didiligan. Papabayaan nyo lang po siya kasi magbo-moist naman siya. Doon sila kumukuha sa moist nila. So, hindi mo sila didiligan para hindi mabulok yung kanilang stem. Kasi 50% mabubuhay yung halaman kapag nag-ICU kayo propagation. So the last small but not the least is the soil layering. So papakita ko sa inyo kung paano. Wait. So this is my Efficia plant and one of my monster plant. Yan. So this is how we layer plant. The hanging plant, nakahang siya. Tapos, ito yung, for example, this is a pot na merong puno ng soil. Tapos, ilalagay nyo lang ito dito
Tapos pwede mo na siyang kapag mag-ugat na siya, pwede mo na siyang ikat. Layering plant. Meron na kayong dalawang plant. So propagate na siya. So ilalagay mo lang again. 'Di ba ito? Para maintindihan niyo nang maigi. 'Di ba ito nakasablay ito sa hanging plant. So syempre hanging plants ta kasi ano ba 'to? 'Di ba nakasablay ito kasi hanging plant. Kapag ito nilagay nyo sa may pot na puno ng tubig, medyos, at kapag mag-ugat na siya, pwede mo na siyang ikat dito at propagation na siya. That was the 7 propagation, 7 ways, easy way to propagate plants. At there are a lot of propagation process. Meron tayong tinatawag na yung Marcot, pero hindi ko siya i-discuss ngayon kasi it's not easy, hindi siya easy way of propagating plants. Pero para sa mga gardener or mga professional, ha, disclaimer, I'm not a professional, but it's my own experience lang sa pag-propagate pagparami ng mga plants ko. Lagi niyong tatandaan, kapag mayroon tayong bagong mga plants, like for example, here my pothos, kapag mayroon kayong mga bagong plants na tinanim, don't overwater. Hindi kasi sila sanay na palagi silang dinidiligan kasi kapag always mo siya ni water, wala pa silang ugat, wala pa silang mga roots, hindi pa stable yung roots nila. So it can cause root rot. Ang root rot ay pagkabulok ng mga root stem kasi wala pa silang roots. So pagkabulok ng kanilang mga tangkay, kasi kapag mabulok yung tangkay nila, so ayan, there is a possibility na hindi mabubuhay ang halaman yung na-propagate. So that's end of our video for today. I hope you like and subscribe. And also, you can like my page. It's Marks of the Jungle Plants. And I will see you next episode because more plant, less stress.